Lahat naman ng mga basketball teams ay may kanya-kanyang mga weaknesses. Mapaliga dito sa atin sa Pilipinas, mapaliga sa mga ibang bansa, at pati na rin sa NBA. Hindi exception ang mga professional teams, ang mga professional players. Lahat yan ay may kanya-kanyang weaknesses. Yung ibang team, mahina sa 3-point shooting. Yung ibang team, mahina sa depensa. Yung iba naman ay hindi ganun kagalingan pagdating sa opensa nila. Minsan nga ay yung weakness pa ng mga NBA teams ay yung kanilang chemistry. Minsan dahil yan sa mga bago ang kanilang player o hindi lang magkakasundo mga player. Isa rin yan sa mga weakness na pwedeng i-expose ng mga kalaban nila. At kanina nga, etong si Steph Curry at pati na rin ang Golden State Warriors ay in-expose ng kahinaan nitong Los Angeles Lakers. Pero bago natin pag-usapan yan, bago natin ituloy, pag-usapan muna natin ano ba ang nangyari sa game para mas maintindihan natin at maliwanagan kayo dito sa weakness ng Los Angeles Lakers. Kahit na magaling na team yan, kahit napaka-solid na team na yan, may weakness pa rin pala itong Los Angeles Lakers. Sa usahumpi sa pangalan ng laro, itong Los Angeles Lakers ay mainit na agad. Nagpakawala na sila ng malupitang opensa nila at ang kanilang mahigpit na depensa. Si Dennis Schroeder nagtala agad ng 14 points. Umabot pa nga sa punto na si Dennis Schroeder ay may 14 points na agad at ang Warriors naman ay may 12 points pa lamang. In-outscore ni Dennis Schroeder sa first quarter ang Golden State Warriors. Ganyan ka-sharp, ganyan kagaling ang Los Angeles Lakers sa first quarter. Tinambakan agad nila itong Golden State Warriors at parang wala na nga mangyayari sa Warriors at matatambakan na talaga sila. Sumama nga rin dyan si Anthony Davis sa pagiging mainit ni Dennis Schroeder. Meron siya ng 4 points, meron siyang 5 rebounds at meron agad siyang 6 assists. So sa first quarter pa lang nagtala na si AD ng 6 assists. Makikita nyo kung gano'y yung bold movement ng Los Angeles Lakers at gano'ng kagaling yung opensa nila. Pare bold movement sila tapos ngayon sino yung open, siya ang makakatira. Kaya nga't ayun, natambakan agad nila itong Warriors sa first quarter pa lamang. Pero pagpasok nga ng second unit o yung mga bench players ng Warriors ay sila nga ay nag-init. Andiyan si Eric Pascal. Siya nga ang nanguna dito sa Warriors second unit para humabol dito sa Los Angeles Lakers. At nababa nila ito na halos 13 points yata to 10 points. Or mas lower pa nga kung hindi ako nagkakamali. At ang naging resulta nga niya na ibinalik na ang mga starter ng Los Angeles Lakers sa second quarter. As ayun na naman nangyari. Ang Los Angeles Lakers na naman ay nag-init sa pangunguna ni Dennis Schroeder na naman at ni Anthony Davis. Tinambangkan nga muli ng Los Angeles Lakers itong Golden State Warriors. Umabot na nga ito ng 19 or 19 dahil nga sa sobrang init ng mga Lakers players at ang kanilang opensa ay talagang napakaganda at pati na rin ang depensa nila, lalo-lalo na kay Steph Curry. Hindi nga nila binibigyan itong si Curry ng open shot. Hindi nila hinahayaan na pagka-screen ni Steph ay makakatira siya. Talagang dinodouble team nila ito. At ang nagiging resulta noon ay ipapasa nga ni Curry kahit kanino na lang at doon nga nag-struggle ang Warriors sa umpisa. Hindi nga nila maran ng maayos ang kanilang opensa noon dahil sa pagdodouble team kay Steph Curry at pati na rin sa magandang depensa rin ng Los Angeles Lakers. Give credit to them dahil maganda rin yung kanilang nilaro kanina sa first and second quarter. At sa pagpasok nga ng second half or third quarter, ang Los Angeles Lakers ay may hawak na 17-point lead over dito sa Golden State Warriors. Pero itong Golden State Warriors at si Steph Curry ay hindi nga sumusuko, pati na rin si Kelly Oubre Jr. Ngayon nga, sa laban nila sa Los Angeles Lakers, ito ang pinakamaganda niyang laro sa buong season na paglalaro niya sa Warriors. Diba nga ng mga unang games niya ay tinutroll siya dahil hindi nga siya makashoot na kahit ano, 3-pointer at mga layup ay minimintis niya nga. Pero sa laban nila dito sa Lakers ay talagang nag-init nga siya. Anyways, back to the game. Dito nga sa third quarter, humabol ang Golden State Warriors at naibaba nga nila ito ng 2-point lead na lamang na meron pa ding 3 minutes or 2 minutes yata sa third quarter. So makikita natin dito na hindi talaga sumusuko itong Golden State Warriors against dito sa Los Angeles Lakers. Pero pinasok nga ni Frank Vogel itong si Kyle Kuzma at nag-init ito agad si Kuzma agad-agad. Nakashoot nga siya ng 3 pointer na magkakasunod. At yun nga naging dahilan kung bakit naibalik ng Los Angeles Lakers sa 11-point lead ang kanilang kalamangan dito sa Warriors. So nabigyan nga sila ng breathing room against sa Warriors dahil nag-iinit na nga ang Warriors sa mga panahong ito at sa mga oras na ito sa third quarter. At pagpasok nga ng 4th quarter ay nagumpisa na nga silang magpalitan ng basket. Early sa 4th, ang Los Angeles Lakers ay may hawak pa rin na malaki-laking kalamangan against the Warriors. Pero ang second unit nga ng Warriors ay hindi talaga nagpahuli against the starters ng Los Angeles Lakers.
Nakikipagsabayan nga talaga sila. Nakikipagpalitan sila ng mga baskets. Sila Eric Pascal, sila Brad Wanamaker at iba pang mga role player nila, sila Kent Bazemore, habang nagpapahinga ng si Steph Curry. So walang Steph Curry pero itong Warriors ay patuloy na lumalaban. Pinakita rin ng mga role players na itong Warriors na kaya nilang manalo kahit wala si Steph Curry. Parang good enough sila para manalo ng ball game against pa sa defending champion na Los Angeles Lakers. Siguro nga ay nagbigay rin motivation sa kanila yon na humabol against dito sa world champion, di ba? Siyempre maganda rin patunay yon sa team nyo na natalo nyo ang world champion, di ba? Kahit na tinambakan kayo ng 19 sa first quarter or second quarter, hinabol nyo pa rin. So magandang patunay nga ito sa Warriors. So siguro nga ito ay nagbigay motivasyon sa kanila para humabol at hindi sumuko sa ball game na ito. At pagdating nga sa under 3 minutes sa 4th quarter, andyan na si Steph Curry, syempre papasok na yan, ay nagtie nga sila, 108-108. Los Angeles Lakers and Warriors ay tied na nga matapos na makipagsabayan ng second unit at habulin nga nila ito. At dito na nga rin nagumpisa si Steph Curry na mag-take over sa laro. Hindi man siya panay-score ay ginagamit niya ang kanyang passing ability para makukuha ng mga open shots ng kanyang mga kakampi. Isang example dyan ay si Draymond Green nung kanilang high screen and roll. Pagka double team nga kay Steph Curry dahil ayaw ng Lakers na makashoot siya ng 3, pinasa niya nga ito kay Draymond Green noon at ayun, nakalayup nga si Draymond. Tapos niyan, nakashoot si Steph Curry ng 3 ang step back 3-pointer against sa runner-up ng Defensive Player of the Year na si Anthony Davis. At doon na nga parang natapos na ang laro, parang alam mo na makukuha ng Warriors ito dahil nag-inip nga nun si Steph Curry. At ayun, sa panghuli, may attempt ang Los Angeles Lakers na manalo with 1.6 seconds yata nun si LeBron ay tumira ng 3, kaso wala nga. End of the ball game, Warriors win 115-113. So anong nakita nyo sa laban na ito sa ating pag-breakdown sa buong laro? Ang Los Angeles Lakers ay may malaking ngang kalamangan. At hindi na nga bago yan. Sa mga ibang laban din nila ngayong season ay talagang tinatambakan nila itong mga kalaban nila. Parang pinapakita nila na sila ang world champion talaga at deserving sila na tawagin na world champion. Pero itong si Steph Curry at ang Golden State Warriors ay pinakita nga ang kahinaan ng Los Angeles Lakers para bang inexpose nila kung paano matalo itong Los Angeles Lakers. So anong napansin nyo, di ba nga malaki ang kalamangan ng Los Angeles Lakers tapos itong Warriors ay balik ng balik sa game. Nabababa nila ito ng 4-2-point lead tapos bumabalik na naman ng Los Angeles Lakers sa malaking kalamangan uli. So pinakita nga dito ng Warriors na itong Los Angeles Lakers ay hindi nga marunong mag-alaga ng kalamangan. Para bang pag malaki na ang kanilang kalamangan ay parang nag-relax na sila. Hindi na sila naglalaro nung katulad nung unang ginaro nila kung bakit sila nagkaroon ng malaking kalamangan. Para bang sinasabi nila sa sarili nila na mananalo na tayo dito, kalmahan na lang natin. Well, ayun naman yung mga nangyari sa mga last games ng Lakers. Tinambakan nila ang mga teams, tas ayun, nanalo nga sila sa mga ball game na yon. Pero ibahin mo nga itong Golden State Warriors dahil hindi sila sumuko. Pinakita nga nila sa buong NBA na itong Los Angeles Lakers ay nagre-relax na nga kapag meron silang malaking kalamangan. Hindi lang yan ang isang example. Isa pa nga ay sa Chicago Bulls. Sila nga ay naglaban last week. Meron nga sila dong 12 points na kalamangan sa 4th quarter. Tapos itong Chicago Bulls ay nababangan nila ang kalamangan ng 2 na lamang with under 40 seconds na lang. So hindi ito ang unang pagkakataon ng Los Angeles Lakers ay parang nag-relax na hindi na nila kailangan galingan pa or parang mag-relax na lang tayo dahil may lamang na tayo sa kanila na malaki-laki. Pati na rin nga last season ay nangyari itong mga ito. Tinatambakan nilang ibang NBA teams as ayon hinahabol sila at may mga pagkakataon na natatalo nga sila. Pero nung laban nga nila sa Bulls ay nanalo sila. So naka-get away nga sila sa kanilang pagre-relax na may lamang sila. Pero against sa Warriors, hindi ito umubra. In-expose nga ito ni Steph Curry at kinuha niya ang pagkakataon na manalo against sa defending champion na Los Angeles Lakers. So ayun nga ang in-expose ni Steph Curry na itong Los Angeles Lakers ay nagre-relax kapag malaki na ang kanilang kalamangan against sa mga NBA teams. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!